Hi everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Actually, madaling araw na, alas 2 na ng umaga, no? At hindi pa rin ako natutulog dahil inaabangan ko po. Baka hindi ko po kasi alam ang schedule ng first draw ng women's semifinals, kung kanino po man yun. So, inaabangan ko po. Anyway, ang aking vlog pong ito for today is about the four finalists of the men's US Open tennis of championship po, no? Yung apat na natitirang the last four standing sa men's division. Okay? At sino-sino po itong mga to? Ito po. At by the way, again, this is Chat Solomon, Richard Solomon of my YouTube channel, Chat and Ben Additives, the stroke survivor laban na. Okay, ito na po. Yan po, mga ka-chacha, mga katenista, mga kabagang. At bago nga po pala ako mag-umpisa ng aking review ng apat na finalists natin sa men's division for the semifinals of the US Open, 2021 US Open men's division. Sa lahat ng mga bago po riyan, well, I hope you subscribe, like, and comment kung ano man po ang gusto nyong sabihin, no? As long as it's positive and constructive criticisms, magre-reply po ako sa inyo. Lahat. Bawat isa po sa inyo. Okay, so ang nakikita nyo po ngayon, ang ginawa kong thumbnail ng ating mga magigiting na the last four standing, the last four man standing for the semifinals of the 2021 US Open Men's Tennis Championships. Well, ito po ang maglalaban-laban po si Djokovic, si Novak Djokovic po versus Alexander Zverev, no? And sa second bracket mo naman or semifinals is si Felix Auger-Aliasime versus Daniil Medvedev. Okay? Yan po ang apat nating mga the last four semifinal. And what you're seeing on your screen right now, either sa phone nyo or sa computers nyo, no? Sa monitor nyo, ay yung bracket po or yung draw ng semifinals sa men's. At ito nga po, kaparehas ng sa women's division, the guaranteed prize money is $675,000 or in pesos, that's 33.5 million I think, no? So kung paki-compute nyo na lang. So on the first bracket of the semifinals or the first semifinals is between Novak Djokovic, the Serbian, number one in the world, considered to be the future or the incoming greatest of all time, no? He has that contention for the being the GOAT. So number one, Djokovic versus the number four, Alexander Zverev of Germany, no? So napakagandang match po yan. Although if you would remember sa Tokyo 2020 Olympics or na ginanap na 2021 na, ay nanalo po si Zverev kay Djokovic at siya rin po eventually, si Zverev po ang naging gold Olympic medalist po to sa tennis sa 2020 Tokyo Olympics. Okay, so sa second semifinal match up naman po between the Canadian na Felix Auger-Aliassime, who is ranked number 12 in the world right now, versus the Russian Daniil Medvedev, currently ranked number 2 in the world. Isa rin po magandang matchup po to. Well, unang-una, medyo tagilid rin po dito, no? May tulog rin po dito si Daniil Medvedev dahil ito si Auger ay napakaganda ng laro po nito. Complete all around the type of tennis player rin po to, may net game rin po siya, no? At maganda po ang mga strokes niya, very compact rin po. And Daniil Medvedev, of course,
he will not be outplayed easily, because Daniil Medvedev is a very consistent who belongs every time sa top 10 po itong si Daniil Medvedev, no? So, and he won't be number 2 in the world kung hindi po consistent po si Daniil Medvedev. Kaya napakaganda laban po niya. Okay, now we move on to the stats and the ranking of or the road to the semifinals po ng bawat player. As you can see also naman the screen is the number 1, si Novak Djokovic from Serbia, or we call him Nole or the Joker. He is currently ranked number 1 in the world for how many years na rin ata, no? And he has already in his belt 20 Grand Slam titles. At kung mananalo po siya sa US Grand Slam na to, he would be making a lot of records, complete calendar Grand Slam, lahat po ng ano, kasi yun na po ang kulang niya sa isang taon, itong US Open. So, not only that, he will also be making the highest number of Grand Slam titles to break his own record of 20, and also that of Rafael Nadal, and also of Roger Federer, with both, three of them having 20 Grand Slam titles. Siya po ang magiging kauna-unahan na tennis player in the Open era to have 21 Grand Slam titles pag nanalo po siya dito sa US Open. Okay, so hindi na po natin babanggitin yung ano niya sa doubles, yung ranking niya, dahil more importantly ang sa kanya ay pinaka-importante yung Grand Slam singles ranking and titles niya po, no? So he's living in Monaco, Monte Carlo, but he's from Serbia. 6'2", 170 pounds, at napaka-impressive po, of course. Wala, nobody can question the record set and the championships both in the ATP tournaments and in Grand Slam po, no? So unfortunately he didn't win any medal dun po sa Olympics lately. Okay, ano po yung road to the semifinals ni Novak Djokovic? Sa first round po, tinalo niya si Rune ng I think Norway ata to. I don't think it's a Swiss or Swiss. With a 4-setter match. Bali 4 sets po, no? At 6-1, 6-7, 6-2, and 6-1. Sa round 2 naman po, tinalo niya ni Djokovic si Greg Spoor ng Netherlands, I think. That's Netherlands. At 6-2, 6-3, 6-2 straight sets. Sa third round, tinalo po niya si Kei Nishikori. Medyo maganda po yung laban dito ni Kei Nishikori, no, against Djokovic. Kinuha ni Kei Nishikori yung first round. So, ang score po ay 6-7, 6-3, 6-3, 6-2. Again, it's a 4-set match sa round 4 ni Djokovic versus yung bago po na talented player sa ng US or USA, si Brooks B. Kinuha rin po ni Brooks B yung first set kay Djokovic. So, the score is 1-6, 6-3, 6-2, 6-3, 6-2. And last but not the least, sa quarterfinals, that gives him the position and place in the semifinals, tinalo po ni Novak Djokovic kahapon lang, ay kanina lang, si Berrettini of Italy, which is seeded number 6 in the world right now. Again, kinuha rin po ni Berrettini kay Novak Djokovic yung first set as 5-7, 6-2, 6-2, and 6-3. So for it's a 4-setter match. So almost lahat po ng laban po ni Novak Djokovic ay puro 4 sets. Parang minsan iniisip ko parang kinakailangan niya magpatalo na isang set palagi, no? Kasi palaging talo niya first set eh. Parang hinahanap siguro ng katawan niya 'yon para ma-motivate siyang mas bantayan niya yung mga susunod niyang laro, no? So I don't know, no? Ay hindi, tatlo pala sa laban niya ay na kinuha ng kalaban yung first set,
Dito naman sa first round ay kinuha yung second set sa kanya. At dito naman sa round 2, straight sets naman po na pagkapanalo niya. So yan po yung road to the semifinals of Novak Djokovic. And of course, the odds are on Djokovic. Siya po ang more of expected to win the Grand Slam on the US Open this year, because he's going for history. At pag history ang pinag-uusapan, medyo mabigat na sa mga players yun. So, ang record pa naman niya sa apat sa kanila, apat siya lang may 20 Grand Slam, at yung tatlo na semifinalist ay zero pa rin. Okay? So, now we go yung sa profile naman ni Alexander Zverev, yung makakalaban po ni Novak Djokovic sa semifinals. Well, as you can see, si Alexander Zverev po ay from Germany. He's currently ranked number 4 in the world. He lives, his birthplace is Hamburg, Germany. At nakatira ngayon po sa nila sa Monte Carlo, Monaco. You might be wondering bakit maraming players, tennis player, at even other sports na European ang nakatira sa Monte Carlo. Kasi po sa Monte Carlo, ang talagang reason po nyo, tax-free po kasi sila sa Monte Carlo. Wala po silang binabayaran tax. Iyon po ang pinakadahilan. Pero, the standard of living po in Monte Carlo is also very high. Mataas ang standard of living doon. So, he's 6'6". Mas mataas siya kay Djokovic. And, ito naman po yung road to the semifinals niya. Si Zverev po, sa first round, tinalo niya si Query ng Amerika. So, in 3 straight sets, 6-4, 7-5, 6-2. Round 2, in 3 straight sets, tinalo niya po si Ramos Vinolas ng Spain, 6-1, 6-love, 6-3. So, on the third round, Zverev has beaten si Sak, isang magaling na doubles player rin po to, si Sak, no, ng US. Pero kinuha po kay Zverev yung first set. So, ang score po ay 3-6, 6-2, 6-3, and 2-1. Mukhang nag-retire po dito si Sak, no? So, hindi po natapos yung laro. So, talon po ngayon. Automatic, talon po si Zverev sa fourth round. And Zverev has beaten Sinner, isang bagong Italian player ata to. But he's already ranked number 13 now. So, with the straight sets of 6-4, 6-4, and 7-6 tiebreaker on the third set. And last but not the least, sa quarterfinals, ang Zverev has beaten Harris of South Africa with a score of 7-6, 6-3, and 6-4. So, yan po yung road to, medyo halos isa, halos lahat po ay 3 straight sets po, no, na mga tinalo niya, no, except on round 3 na medyo nakunan po siya ng isang set ni Sok ng USA. Okay, now let's go to the other half of the semifinals of the men's division. First, we discuss the profile and road to the semifinals of Daniil Medvedev. As I've said, Daniil Medvedev is from Russia and is ranked number 2 in the world. Not only that, napaka-solid po na player nito. He won't be number 2 in the world kung hindi po siya magaling at very consistent, no? Although medyo temperamental po to, nahalata ko si si Daniil Medvedev pag if things are not going his way. So he also is from Russia, but he also resides or live in Monte Carlo, Monaco. So nasabi ko na sa inyo po ang dahilan. He's 6'6", medyo matangkad rin po siya, no? At ito po yung road to semifinals niya. Well, sa first round po, tinalo niya si Richard Gasquet ng France in 3 straight sets. Medyo matanda na si Richard Gasquet, lumalaban pa rin, no? 6-4, 6-3, 6-1. So, on the second round, tinalo naman ni Medvedev si Koppler ng Germany with a score of 6-4, 6-1, 6-2. 3 straight sets rin. Sa round 3, 3 straight sets rin, Medvedev
beating Andujar of Spain with 6-love, 6-4, 6-3. Wow, very impressive, no? So from first round to fourth round, again, sa fourth round, tinalo naman ni Medvedev si Evans ng UK or Great Britain with a score of 6-3, 6-4, 6-3. So, sa quarterfinals, dito lang po nakunan siya ng isang set, no? So, naging four-setter match po to with a score of against Van de Zandschulp of Netherlands with a score of 6-3, 6-love. Tapos dito po, nakuha po ni Zandschulp yung third set, bali naging 4-6 and 7-5 again for Medvedev. So the score is 6-3, 6-love, 4-6 and 7-5. Yan po ang road to the semifinals of Daniil Medvedev. At ang makakalaban niya po isa-isang hindi na ayan, medyo baguhan po to si ano, si Felix Auger-Aliasime of Canada, pero very talented po tong batang to, no? Tong he's only what 21 years old. Yes, bata pa po siya, no? So compared kila Djokovic as kila do sa iba pa. So he's only but he's already ranked 15 in the world. Pumasok na siya sa top 20, no? And he also ang birthplace niya is representing Canada, but again, nakatira rin po siya sa Monte Carlo. As I've said, they live, most tennis players live in Monte Carlo because of tax issues, no? So wala po kasing binabayaran silang tax doon. Kaya ibig sabihin, namamaximize nila yung pera, mga kinikita nila. Okay? So yun lang po ang dahilan nun. So, ang road to the semifinals niya naman po is sa round 1, tinalo niya si Donskoy ng Russia, pero kinuha po sa kanya yung with a score of 7-6, 3-6 nakuha sa kanya yung second set, and 7-6 and 7-6 sa fourth set. So it's a four set match, puro halos puro tie break yung first round niya, no? Second round, tinalo niya si Zapata Miralles ng Spain with a straight sets of 7-6, 6-3, 6-2. So mas madali. For it's wow, dito naman sa third round medyo nagkanahirapan siya. It's a 5 set match against Spain's Bautista Agut ata to, no. So at with a score of 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 at 6-3, na-drop po yung third and fourth set niya, no? So, but it's still he won. Okay. On the fourth set, siya po yung nakatalo naman kay Chafo, yung isang magaling na American ngayon, si Chafo na black American. So, with a score of 4-6, 6-2, 7-6, and 6-4. Okay, it's a fourth set match. Medyo nahirapan rin siya doon. At dito naman, naging walkover siya to the semifinals, no? Ay sa quarterfinals, because ang kalaban niya yung isang magaling na bata na si Alcaraz, 18 years old rin, no? Also the youngest in the US Open draw. Pero ang nangyari po dito, hindi po natapos yung laban dahil parang meron siyang nararamdaman na hindi maganda tong si Alcaraz. So nagpatawag siya ng physio, no? So natapos yung laro sa score na 6-3 at 3-1 pa lang. So, kaya walk over siya rito at kaya po siya nakapunta na ngayon sa semifinals ng US Open Men's Division. So, yan po. Yan po mga katenista, kabagang at kachacha ang ating semifinalist, apat na semifinalist. So, again, yun po ang apat na rin semifinalist, Djokovic versus Alexander Medvedev, si Felix Auger-Aliassime ng Canada versus the Russian number 2 in the world, Daniil Medvedev. Now, ano po naman yung forecast ko? Well, as usual, kasi sa kanila apat,
ang meron lang Grand Slam title to date is of course Novak Djokovic with 20, at yung tatlo ay wala po pa po sila mga Grand Slam title, no? So what do we expect, especially that Novak Djokovic is going for history. Medyo mahirap pong kalaban yung taong history na mas importante sa kanya, just like the likes of Roger Federer, Rafael Nadal, also yan sila Pete Sampras, no? Mahirap kalaban pag history ang focus na isang tao. It's not just secondary na lang yung pera, no? Actually hindi yun ang mga iniisip nila. And bakit si Novak Djokovic pa rin po nakikita ko mananalo, not only doon sa semifinals ni Alexander Zverev, although tinalo ni Zverev na rin si Novak Djokovic, no? Well, experience at tikas, sobra, halos walang tumatalo ngayon kay Novak Djokovic. In fact, yung laban nila sa ni lately lang, pinakahuling laban ni Novak Djokovic kay Berrettini, there was a set even na wala siyang unforced error. Isipin mo yun, isang set, which is a 6-point game sets, no? Ang isang player pala, posible pala yun na walang unforced errors. Zero unforced errors. I think it was in the second set of their match ni Berrettini. And that's unbelievable. Ibig sabihin, halos lahat ng return sa kanya, returns rin, pati sa service. Okay? So, that's how good ganong katikas ngayon si Novak Djokovic. And pag ganun ang player na parang ang tawag natin mga Pilipino sa ganong laro ng player, basurero. Pag akalaba mo basurero, maiinis ka talaga. Mapapagod ka. Lalo na kung sa service, ikaw ang nagsiserve. Tapos, binibreak niya na binibreak service mo. Hindi mo ma-convert yung service mo, yung point. Well, nakakapagod talaga yan. Anyway, so as I've said, isa lang po yung prediction ko dyan. Mananalo siya sa semifinals and eventually, Djokovic will definitely, I know it's for sure, mananalo siya. And he will get the championship of the US Open 2021 US Open Men's Division Championships. So with that, again, this is Richard Solomon of my YouTube channel, Chain Man Narratives, saying to everyone, peace, God bless, and love one another, more so your families. Goodbye for now. Thank you.